Hello mga kasari, welcome back sa aking YouTube channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ayan, meron lang akong mahalagang i-share sa inyo mga kasari. Sa mga okasyon na ganito, dapat lagi tayong handa dahil dito tayo talaga kikita ng malala. So ngayon mga kasari, dito sa aming lugar, bukas po ay disperas or bisperas ng kapistahan. So, sa Sabado, piyesta po dito sa aming barangay. Kaya po, 'di ba mga kasari, kapag piyesta, medyo bumebenta ang ating tindahan. Hindi lang sa sigarilyo, sa alak, pati na rin po sa mga condiments, sa mga gatas, toyo, asukal, Nestle cream, 'di ba? Ebab, ganyan mga kasari. So, ito, bakit nga ba merong mga ganito? Dahil ito mga kasari, binili to lahat ng kapatid ko. Dahil siya ay mag, pag hindi buko pandan, buko salad, tsaka gelatin, ganun. So, limang condense, cowbell and condensada, pinakyaw na niya, kulang pa nga eh. Wala kasi akong Alaska ebab. Naubos guys, di ba? Sobrang init. Mabenta talaga dito, di ba? Na-share ko sa inyo noong nakaraan. Mapamaliit na ebab, mapamalaki na ebab, lagi siyang sold out. At makikita nyo, wala na talagang naka-display dito sa section ng mga evap natin. Ubus po talaga. Sayang, diba? Kaya kailangan nating maging ready mga kasari sa mga ganitong okasyon. So, siguro baka mamaya mamili ako. Punta kami ni partner sa Dali. Pero alam ko, walang cowbell doon. Alaska ang meron kay Dali. So, mamimili din ako ng pang buko salad dahil magbibigay. Kami naman di kami maghahanda dito sa bahay namin. Magbibigay lang ako ng konting pang minatamis, pang ano, himagas ng mga ano ni na mother, bisita. So konting gelatin, ayan, magge-gelatin yata yung kapatid ko. Tapos ako magbibigay ako guys ng buko salad. Yung nakaganyan-ganyan na siya, nakakap ng maliliit para mabilis na lang kainin, 'di ba mga kasari? And magbibigay din ako ng soft drinks guys. Ayun, soft drinks. Yung mga debote para inumin ng mga customer. So, ayun yung pinakabigay natin. Kasi tayo naman guys, sa bahay natin, hindi ako maghahanda. And wala din naman masyadong pupunta na mga kaibigan, ganyan. So, bumili din pala ito yung pinagsasandala ng cellphone ko guys. Yung kapatid ko ng 1 litro ng toyo. So, kanina nagtanong din siya sa akin kung ano bang mga ingredients ng menudo, sabi ko. Ano, pickles, ganyan, celery, hotdog, patatas, tomato sauce, carrots, bell pepper, mga ganyan, 'di ba? Yung ano ng ano, kalamansi and Reno, ganyan. So, 'yun, nilista niya lahat 'yun. So, ayun nga mga kasari, medyo busy ang ate nyo. Nung isang araw pa akong nagbabalak na maglaba, hindi ako makapaglaba talaga mga kasari. Dahil kahapon, ang ginawa namin ni partner, 'di ba, nagpintura ng likod. Mapapanood niyo 'yun, guys, sa latest kong vlog. Nagpintura kami ng gate. Tapos busy pa. Ngayon lang ako nakaalis. So ngayon umalis ako, hindi ko naman pwedeng pagsabayin. Baka naman ako kung ano na mangyari sa akin, mahirap, guys, abusuhin ng katawan. Umalis ako, nagpunta ako ngayon sa palengke. So, hindi naman ako nakapaglaba. Eh, bukas, disperas na ng piyesta. Ewan ko kung makakapaglaba pa ako dahil may problema din, guys, sa tulo ng tubig dito. Talagang simula umaga hanggang ngayon, wala pa rin tulo, mga kasari. Nakakaroon lang dito ng tulo. Madaling araw kung kailan tulog ang mga tao. Pero ang mahal ng singil ng bill namin sa tubig, 800 plus. Pero lagi naman nagkakatubig lang. Hindi na nga magamit yung lababo, guys. Nakakapagligpit lang ako bago ako mag-open ng tindahan sa madaling araw. Mga 4:30, nakakapagligpit ako. Kaya, laging tambak ng ligpitan yung lababo namin. So, ayun, yung mga binili ko, guys, sa palengke. Bumili ako ng ganito. Wait lang. Kukunin ko lang, guys. Ayan, 50 pieces to, yung lalagyanan guys, yung nakaganyan-ganyan na ng buko salad. Pwedeng 25 pieces ng buko salad, yung may takip na guys. Ayan. Ganyan lang siya kalaki. And then, pwede yung 25
gelatin naman, 'di ba, mga kasari. Tapos namili din ako ng mga plastic ng yelo, plastic labo. Ayun guys, let's continue. And then, ano pa ba mga binili ko? Siomai, siopaw, bumili din ako guys. And then, pang-ulam namin na hipon mamayang gabi. At kaprasong baboy para ulam ng mga alaga namin. Kami hipon. So, worth 200 pesos lang yun guys. 150 pesos na hipon, 50 pesos na kaprasong baboy. Ganun guys yung pagbabudget namin sa ulam. Sa ano naman, bigas, hindi na namin problema, diba? Bumibili na kami ng 25 kilos. So, ano pa ba? Ano pa bang binili ko sa palengke? Siomai, siopaw. Dapat bibili din ako ng sibuyas at bawang. Kaso naisip ko, diba, may mga talipa pa naman. Dito, medyo mura yung bagong bukas. May bagong bukas din guys dito, bago dumating tindahan, talipa pa din. Kaya ang dami na natin talagang kakumpetensya. So, ayun, magpa-piesta, pero parang hindi masyadong piyestang-piyesta dahil wala yung mga banderitas, ganyan. So, dito naman ang piyesta, mga kasari, ano, ang pagkakaiba lang sa normal days, medyo madaming tao, daming sasakyan sa mga gilid-gilid ng kalsada, pero wala masyadong kasiyahan yung karakol ba na nagaganap, siguro, bagya na rin makasayaw yung mga tao, ganyan. Parang pagod na rin yung mga tao, tapos mga nagkakarakol, mga tatlong barangay lang. Hindi katulad dati na maabot ng 10, may mga willing-willing pa silang bigay na bigay silang sumayaw dahil may competition, may premyo, pero kapag walang premyo, walang gana na silang magsihataw kapag sa mga karakol. Dito naman, wala namang minsan lang magkaroon ng musiko, yung mga banda. Bihirang-bihira lang mga kasari, depende pa sa mayor kung mag-aano, depende sa kapitan kung may budget ba. Kasi mahal din ang bayad sa mga banda, sa mga musiko. So, yun, nakakapagpasaya kapag may mga musiko at karakol. So, wala naman, ewan ko, may singing competition din yata dito, pero hindi naman kami pumupunta guys dito sa lugar namin. Ayan po, meron lang bumili. Medyo haggard lang ako mga kasari dahil mahirap mag-ayos kapag lagkit na lagkit ka sa katawan mo. And ayun nga, kapag mga ganitong event or ganitong piyesta mga kasari, talagang maganda na meron tayong mga stocks na mga condensed, ganyan. Go 90. Ayan po mga kasari, meron lang nagpa-load. Wala tayong matinong lighting. Ayan, meron lang nagpa-load ng Go90. At ayun nga mga kasari, hindi lang yan ang mga bumibenta ngayong darating na fiesta. Dapat maghanda rin tayo guys ng mga alak. Mga MP, Alfonso, mga Red Horse, Grande. Yan kasi yung mabibenta, Jean Below. Kapag may mga fiesta, kaya dapat handa din po tayo sa mga ano dalki. Kikita po talaga tayo kapag mga ganitong piyesta. Kahit pa sabihin natin madaming mga pagkain dyan sa ano, eh yung mga bisyo, diba, sigarilyo, alak, diba mga kasari. Mabenta pa rin po yan lalo sa mga bisita. Ay, yan may bibili guys. May bibili. Oo, pati-uwi sa yata. May bibili. So guys, merong bumili. Akala ko pa naman magbabayad. Palaku lang. Ayan, nagbayad nga. Isang stick. Yung trabahador dito. Ayan, isang stick ng ano, 6 pesos lang. Nagkulang ka ng dos. Diba? 4 pesos lang. Bukas na lang daw yung dos. Hindi naman kami close. Diba? May mga ganyan talaga mga kasari na customer. Pero
pinagbigyan ko pa rin. Pero, yun dose, hindi ko siya pagbibigyan dun. Sisingilin ko siya, diba? Lugi pa tayo dun, magkano puhunan sa Chester. Tapos, 4 lang ibabayad niya. Ay, nako, nakakainit ng ulo. So, nakakita ng 4 pesos na ano, yung mga illegal na sigarilyo, diba? Alam naman na hindi tayo nagpapautang, magtatry pa din, diba, mga kasari? So, baka naman sabihin na, inabot ko na kasi akala ko kompleto pera niya. Pala ko 4, bago pa magsalita na hawak na o naisubo na yung sigarilyo. So, yun, balik na nga tayo dun, mga kasari. Ayun, yun, huwag tayo magpawala nga ng mga alak, ganyan, mga bisyo, kasi mabenta din yan kapag mga piyesta. So, ayun lang, mga kasari. Bukas, magiging busy din yung araw natin. Kahit wala tayong handa, syempre, tutulong-tulong pa rin tayo sa, may handa yung sa kong kapatid dun sa kadulo. Dito si na mother, may handa rin ng konti. So, tutulong-tulong tayo habang nagtitinda. Si partner yata, siya yung magpapalasa nung handa ng kapatid ko. So, yun lang naman, mga kasari. Thank you so much for watching. Yan lang yung ganap dito sa tindahan. Share-share ko sa inyo yun nga mga mabibenta na items kapag magpe-piesta. So, yun lang naman, mga kasari. Bye!